Magandang oras uli sa mga all. At shout out muna dyan, no, sa lahat ng mga nanonood nitong ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe na. Maraming salamat muli, no, sa inyong patuloy na pagtangkilik nitong ating channel. At pagpalain nawa ang bawat isa ng pong may kapal. Update tayo dito, no, sa TVJ or ang original na may-ari ng Itbulaga. Patuloy na lumalaban at naninindigan ang TVJ dahil matibay ang kanilang paniniwala na mananalo sila dito sa kaso na ito na kanilang final sa Marikina Regional Trial Court. At alam niyo ba kung bakit sa Marikina ito final? Yung palang si Jenny Ferre, taga Marikina. So siya pala ang nanguna rin sa pag-file nitong complaint laban dun sa Tape Incorporated. So malakas ang kanilang loob na mananalo sila rito dahil alam naman ng lahat, ano, na sila talaga ang may akda o may gawa nitong Itbulaga. Nangyari na nga ang unang paghaharap nitong TVJ at Tape Incorporated nung isang araw, no, sa may Marikina. At mapapansin natin si Tito Sen at si Sir Joey De Leon na maagang dumating doon at handang-handa sa paghaharap nila. Nagpahayag din ang kanilang abogado at malakas ang kanilang paniniwala na mananalo sila rito. Lalong-lalo na sa copyright, ano, kasi ang copyright, yung show na yon ng Itbulaga at ang kanilang mga segment ay talagang copyright yan. Ang trademark ay yun naman ay sa kampo ng Tape Incorporated dahil nga naparehistro nila ito. Pero ganun pa man ay maibabalik din ito, no, sa TVJ. Eto, pakinggan natin, no, ang ilang mga ganap nung pagdating nila Tito Sen at Sir Joey De Leon sa Marikina Regional Trial Court. Argumento kasi natin, yung copyright ay iba sa trademark. Yung title, copyright, trademark yun. No? Pero yung show, yung buong show itself, copyrightable yun. At ang bahagi ng show ay yung titulo, yung musika, yung segments, yun ay TVJ yun. We're very confident. With God's help, I'm sure the truth will come out. At alam na taong bayan, alam na Panginoon Diyos, alam ng publiko kung sino ang nag-invento ng Itbulaga. Nagsabi lang kami ng totoo. Yun lang. Bahala na kayo. Kaya dapat talaga, no, may balik na sa kanila itong Itbulaga. Di ba? Makikita sa mukha nila, no? Talagang matibay ang kanilang paniniwala. Confident sila, no, makikita sa kanilang mga muka. Pero ito yung sagot ng Tape Incorporated, talagang matigas. Trademark registration of the name Itbulaga and the logo is under the registration issued by the Bureau of Trademark of ITO under Tape Incorporated. So it is owned by Tape Incorporated. Incorporated, we will be presenting 5 witnesses. So, nandun yung mga taga-admin staff ng Tape Incorporated and finance ng Tape Incorporated. So, ayan, nabanggit talaga ni Tito Sen na alam ng lahat yan. O, totoo nga naman, alam ng lahat talaga na sila ang may-ari nitong Itbulaga. Kaya, mababalik din talaga ito sa kanila. At ang sabi nga ni Sir Joey ay totoo lang ang kanilang sinasabi. Di ba? Walang gawa-gawa, walang kwento, katotohanan lamang ang kanilang sinasabi dun sa kanilang paghaharap. Pero itong Tape Incorporated talaga namang nakikipag matigasan, ano, meron pa raw silang iharap na mga witness para dyan sa para mapatunayan daw na sila ang may-ari. Pero di ba naman yun, alam naman ng lahat na sila, si Tito Vic and Joey, ang may-ari nito. Pero talagang nagmamatigas, no, itong Tape Incorporated. Kahit siguro 100 witness pa ang gawin nila dyan,
di ba? At alam niyo ba kung sakasakali man na magkaroon ng baliktad na desisyon diyan, ay lalo pa ring babagsak itong ano, itong generic na itbulaga, dahil magagalit na ang mga mamamayan diyan, mga tumatangkilik ano. Mas maganda na lang diyan siguro sa gagawin ng Tape Incorporated ay gumawa na lang ng sariling show para ano, kasi kahit manalo man sila diyan, kunyari manalo, ay iboboycott pa rin 'yan dahil ang simpatya ay nasa Tito Vic and Joey. So 'yan pa lamang ang unang paghaharap ng TVJ at ng Tape Incorporated, no. Pero may mga susunod pa raw 'yan dahil nga may mga witnesses pa silang isasalang. So alam ng lahat 'yan na mananalo at mananalo ang TVJ rito. 'Di ba? Kumbaga ipaglalaban ito ng Tito Vic and Joey. Aba, sino ba naman di makikipaglaban dyan ay sila talaga ang may gawa, di ba? Kahit ano pang gawin ng Tape Incorporated dyan, nako, hinding-hindi mapupunta sa kanila ito. At kung sakasakali man na lumamang o sakasakaling mapunta sa Tape Incorporated, wala pa rin, dahil buboycott yan ng mga tumatangkilik ng original na itbulaga. Ibuboycott sila niyan ng mga tao. Hindi sila susuportahan, kumbaga. Dahil alam ng lahat na ito ay para kila Tito Vic and Joey, itong itbulaga. Alam ng lahat yan. Kaya kahit anumang gawin ng Tape Incorporated, ay masasayang lang din yan. Sabihin nating manalo sila, masasayang pa rin 'yan. 'Di ba? Pero kung gumawa na lang sila ng panibagong title at panibagong mga segment, 'wag na silang gumaya-gaya. 'Di ba? Sabi nga ni Sir Joey ay 'wag gaya, 'wag gaya-gaya. Gumawa ng sariling original, sabi nga niya, 'di ba? Ito kasi ng Tape Incorporated ay gumagaya-gaya. Kaya nababatikos lalo sila dito, no. Yan po ang update ngayon, at sa darating yata na Lunes, no, July 31 ay maghaharap uli ito ang TVJ at ang Tape Incorporated. Maraming salamat muli sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.